Medical marijuana, nasa final stages na daw ng pagiging legal dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang mayroon dito sa medical marijuana? Para kanino ito? Ano ang mga benepisyo at mga posibleng side effects nito? Halika kayo, pag-usapan natin. Especially po ngayon ang edisyon ng Ask Doc Dex dahil balita ngayon na isinusulong na ang pagiging legal ng medical marijuana sa bansa. Ang tanong, para saan nga ba itong medical marijuana? Sa katotohanan, limitado pa rin po ang pag-aaral tungkol dito. Pero sa Estados Unidos, mayroong mga lugar na legal na ang paggamit ng medical marijuana at ginagamit yan para sa mga severe chronic pain tulad halimbawa sa background ng cancer pain. Mayroong mga multiple sclerosis, muscle spasms, mga sobrang pagsusuka at pakiramdam na masusuka dahil sa cancer treatment, Alzheimer's disease, migraine, anorexia at pati na rin mga seizures. Ilan pang mga pag-aaral naman po ang nagsasabi din na po pwedeng makatulong sa insomnia ang medical marijuana, although again, limitado pa rin po ang mga pag-aaral tungkol dito. Sa katotohanan, yung mga accounts na nagsasabing nakatutulong ang paggamit ng marijuana sa ilang mga medical conditions tulad ng seizures sa background ng Dravet syndrome ay mga anecdotal evidence lamang. Ibig sabihin, mga sabi-sabi lang muna. At sa ngayon, sa katotohanan, nangangailangan pa talaga ng mas malalim at mas malawak na pag-aaral para masabi natin na ang medical marijuana ay talagang gamot para dito. Isang sikat na kwento ay ang kwento ng isang bata sa Estados Unidos na halos minuminuto at oras nagkakaroon ng seizures. Gumagamit na ng iba't ibang mga gamot pero ang nakatulong lamang talaga ay mula nang gumamit sila ng marijuana. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring confounded lamang ito at hindi mismong marijuana ang nag-control ng seizures. Ganun paman, worth looking pa rin po ito. Ako, bilang doktor, hindi po ako sobrang agree sa pag-legalize ng marijuana, pero hindi rin naman ako sobrang against sa kung gagawin man itong legal. Para sa akin, dapat ma-set ang tamang limitasyon. Ibig sabihin, since medical nga po ito, dapat may tamang dosage. Diyan po papasok ang 5 hours of prescription. Again, 5 hours. Right patient, right drug, right timing, right dose, at right route. Ibig sabihin, hindi po pwedeng lahat na lamang ng gusto na mabigyan ng marijuana, ibibigyan natin ng marijuana. Ibig sabihin, dapat tama po yung timing, tama yung dosage, pati na rin po pamamaraan ng pagbibigay. Sisinghutin ba yan? Sublingual ba yan? Balm ba yan? Tableta ba yan? Basta dapat since medical nga, mapag-aralan, evidence-based at tama ang pagbibigay. Parang reseta, kumbaga. Dapat po naririyan, anumang sobra po pwede pong maging masama sa katawan. At speaking of kasamaan sa katawan, meron ding mga known side effects ng medical marijuana ayon sa mga articles na nailathala base na rin sa mga experience ng ibang bansa sa paggamit ito. Una na rin ang euphoria o yung sobrang happy na pakiramdam na minsan out of proportion na. Pwede rin magkaroon ng alteration sa senses. Yung iba nakakakita ng mga kulay na related sa mga tunog o nagbabago ang pang-amoy lalo na kung sinisinghot nila yung marijuana. Pwede rin pong magkaroon ng impairment sa memory, sa pag-iisip, magkaroon din po ng poor coordination. Pwede rin sobrang pagtutulog-tulog ng pasyente, sobrang pagkahilo, panic attacks, tumataas ang heart rate, at kung meron pang ibang mga gamot na iniinom, posible po na magkaroon din ng interaction dyan. Yung mga side effects, lalo na yung mga may mind-altering problems na sinasabi natin kanina, pwede related kasi sa THC o yung tetrahydrocannabinol. At ayon sa mga pag-aaral, dapat hindi lalagpas sa 0.3% ito. Dapat matingnan din ang mga bagay na ito para hindi mapariwara ang publiko. Again, maging legal man ang marijuana, sabi nga ni Catriona Gray, everything is good but in moderation. Ulitin ko lamang po, dapat tamang patient profile, tamang dosage, form, timing at route. Mas mainam din siguro kung merong medical body na mag-oversee ng training at research sa paggamit ito. At ayun po, sana po ay may natutunan kayo na pwede nyo ibahagi sa inyong mga kapamilya, mga kapuso, mga kaibigan, kapatid at iba pang mga kung kaano-ano. Pwede rin sa mga kalaguyo nyo. Hanggang dito na lamang po muna. See you next episode. Ingat!